bakit marami ang ayaw magpabakuna. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw. Sinerge ko po yung mga dahilan ng mga tao kung bakit ayaw nila magpabakuna, pero bago ang lahat ay sana ay huwag nyo po kalimutang mag-subscribe sa aking channel, Glenn J. Nagpabakuna ka na ba? O isa ka ba sa ayaw magpabakuna? Simula nung nagkaroon ng pandemya sa ating daigdig ay marami ang mga naapektuhan ng kani-kanilang pamumuhay, lalo na ang kanilang kalusugan. Gusto ko lang po i-share ang mga nababasa ko sa mga social media. Ang reason daw nila kung bakit ayaw nila magpabakuna. May isang ginang na nagsabi na ayaw daw niya magpabakuna dahil may kapitbahay daw na nagpa-vaccine at ito po ay sumaka bilang buhay dahil sa effect ng bakuna sa kanyang katawan. Sabi rin ng isa pang babae na buntis daw siya ngayon ay ayaw daw niyang i-risk ang baby niya na nasa sinapupunan niya pa lamang. Ikaw, ano ang rason mo bakit gusto mo or ayaw mo sa bakuna? Sa mga hindi pa nagpapaturok, hindi daw sila natatakot sa karayom. Mas takot daw sila sa kung anong karga at side effect sa katawan nila sa bakunang ito. Yung iba, sinasabing napilitan lang daw sila dahil may mga malls at restaurants na hindi na daw nagpapapasok sa mga hindi pa nakakuha ng turok na ito. Yung iba naman kaya daw sila nagpabakuna dahil gusto nilang malaya sa mga borders dahil requirement daw ang vaccination card. Meron ding nagsasabi na gusto niya sana magpaturok pero noong nasa vaccine site na daw siya ay meron daw ipinapapirma na waiver ang mga nurses sa kanya kaya daw siya ay umayaw. Sinasabi din ng ilan na nagkokos din daw ng blood clot ang turok na ito at baka di daw makakabuti sa kani-kanilang katawan. Sinasabi din nila na di daw muna sila magpapaturok sa kadahilan ng may allergies daw sila at may adverse effect daw ang vaccine sa taong may mga allergies sa katawan. Yung iba ayaw daw magpabakuna dahil mababaog daw sila pag nabakunahan sila. Yung mga iba kaya ayaw daw magpabakuna dahil binabago daw ang DNA nila. May nakikita din akong nagko-comment sa Facebook na ang bakuna daw ay naglalaman daw ng graphene oxide o metal at itong mga ito daw ay nakakamatay. Yung iba sinasabi nilang ito na daw yung mark of the beast na sinasabi kaya ayaw daw nila magpabakuna. Marami ring nagsasabi na minadali daw ang paggawa sa bakuna kaya hindi daw 100% sure kung tatalab o hindi sa tao. Yung iba sinasabing bakit daw magbakuna pa sila kung magsusuot ka rin daw naman ng face shield at face mask at sinasabi din ng iba na bakit pa daw sila magpavaksin kung sila din naman daw ay makakapitan ng sakit na ito. Yung iba gusto daw nila magpabakuna pero marami daw kasi silang mga pang-maintenance na gamot sa araw-araw at baka daw ito ay hindi makakabuti sa kanilang katawan pag isabay nila yung bakuna at yung mga gamot na iniinom nila. Meron ding nagko-comment na kaya hindi daw sila magpabakuna pa dahil nababasa daw kasi nila na may mga bansa na bakunaado na lahat ang mga residente dito at may booster pa. Pero bakit daw nababasa nila na tumataas pa rin ang kaso ng COVID sa kanilang bansa? Yung mga iba ayaw daw magpabakuna dahil mas lalong bababa daw ang immune system nila sa bakuna na ito. Naniniwala silang mas maganda pa rin daw at mas malakas daw ang immune system nila dahil ito ay natural. Yung iba ayaw daw magpabakuna dahil may effect daw ang bakuna na ito na baka sila ay magiging zombie balang araw. Yung iba ayaw din dahil naniniwala sila na may masamang epekto daw sa katawan nila pag malapit daw sila sa mga 5G towers. May mga nababasa din akong post na may Bluetooth daw ang mga bakuna at ayaw daw nila magiging robot.
Yung iba naman ay sinasabing kahit hindi na daw sila magpabakuna dahil immune na daw sila dahil nagka-COVID na daw sila. Yung iba sinasabing may sakit sila gaya ng sakit sa puso, diabetes, asma at kung ano pang sakit kaya ayaw daw nilang i-risk ang buhay nila sa bakuna dahil baka magkaroon daw ito ng masamang epekto sa kanilang katawan. Yung iba, takot magpabakuna. Dahil ang dami nilang nababasa sa mga social media na pumanaw ang mga minamahal nila sa buhay. Kaibigan nila, kamag-anak, katrabaho, asawa, sa kadahilanang sila ay nagpaturok daw ng vaccine na ito kaya yung mga iba ay nagdadalawang isip. Yung iba kahit hindi na daw magpa-vaccine dahil hindi naman daw sila pababayaan ng Diyos. Marami akong mga nababasang comment sa mga social media na bangayan ng mga nagbakuna at hindi nagpabakuna. Ikaw, saan ka sa dalawang grupo na ito? Ano kaya ang totoo? Ang dami nating tanong. Totoo kaya ang mga ito? Totoo kayang may microchip ang vaccine at darating daw sa future na i-activate nila ito at makokontrol daw nila ang sangkatauhan? Kailan kaya matatapos at maubos ang mga variant na ito? Marami pong salamat sa pagnood. Sana po ay panoorin nyo pa ang mga iba kong video at sana po ay huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa aking channel na Glenn J at pakipindot na rin ang bell para maabisuhan po kayo sa tuwing ako po ay mag-upload ng bago. Ingat po kayo lagi!